Sumuko na si Bolik at wala ng gana. Parang gusto nang umalis sa NLEX dahil bumalik na naman yung hindi maintindihang sumpalang kaalata nila last conference. Kaya na blowout loss na naman sila laban sa Hinebra. Usap-usapan din at si Mike Henry papalitan na. Salamat nga pala sa pagsuporta sa aking YouTube channel and of course, sa lahat din na nagfollow sa aking TikTok page. Salpukan ng isang team na know-how sa panalo laban sa isang team na hinahanap pa rin ang kanilang rhythm. Tara, gameplay tayo. Unang quarter, mabibilis na opensa kaagad ang pinakita ng NLEX at Hinebra. Kapansin-pansin din na wide open ang bawat depensa nila. Samantala, Henry, pangiting 5 points agad ang natala kasama ng 3 na to. Habang sa kabila, Stephen Hall, 3 puntos agad sa play na to and 1. Going forward, under 7 minutes, ibang klaseng palitan ulit ang pinakita nila with a nice fast break para dito kay Scotty at napa-time out tuloy ang NLEX. 5 minutes and 40 seconds, hindi ko alam kung ano nakakatawa. Under 5 minutes, patuloy na hinahabol ng NLEX ang 7 puntos na kalamangan ng Hinebra. Under 3 minutes, biglang inalat ang NLEX at lumobo ang kalamangan ng Hinebra up by 11 points. Dumagdag pa itong knockout shot ni Scotty mula sa steal ni Holt. Pero bumaba naman sa 8 puntos ang lamang ng Hinebra dahil sa back-to-back shots ni Herndon. Pero pinatay agad yan ang 4-point shot ni Justin Brownlee. Natapos ang quarter na to 23-36. Second quarter, galit na galit si Coach Tim sa wrong call na pinito ng referee pero agad namang binawid after nang naging successful ang head coach challenge niya. 5-0 run naman ang binawi ng NLEX dahil sa tres ni Herndon at nice Euro step ni Normal. Pero sa kabila, 7-0 run naman ang sagot ng Hinebra with an alley-oop pass mula kay RJ Barrientos to Japet. Lumobo pa sa 13 points ang lamang nila. Sa dami ng turnover ng NLEX, mas lumulobo pang kalaman ng Hinebra up by 17 points. Mas lumuwag pa ang kanilang depensa. Gawin mo pang 20 ang lamang ng Hinebra under 3 minutes dahil yan sa instant 5 points ni RJ Barrientos gaya ng 3-point play na to. At isang malungkot na second quarter po ito para sa NLEX dahil sa first half 63-43. Third quarter, baba sa 15 ang kalamangan ng Hinebra pero Henry, ang import ng NLEX, napakababa ng stats sa shooting, nakakatira lamang ng 2 out of 10. Habang sa 7 minutes of action, nilampaso na naman ang NLEX, back to 20 points ang kalamangan ng Hinebra. Nice play naman to mula kay Bolik, pinasabit pa si Brownlee, pero agad yung binawian ang nakangiti pa na si RJ 4-3. Under 6 minutes, wide open na naman ang depensa ng NLEX, kaya malayan nakakalusot ang Hinebra plus kinakain ng foul ang NLEX. Under 4 minutes, halo si Fajardo at Bolik na lang bumabanat para sa kanila pero 20 pa rin ang kailangang habulin hanggang sa natapos na lang huling minuto sa ikatlong quarter. Ang kaalatan at foul pa rin ang kanilang hinaharap. Ang kalamangan ng Hinebra umabot na ng 32 points. Huling quarter tayo, judgment quarter agad to para sa NLEX kasi tila ba't panahon na ang kanilang pagkatalo. Mas gumaganda pang opensa at ball movement ng Hinebra dahil sa kumpiyansa na nakukuha nila gaya nitong back-to-back points ni RJ. Habang napako sa 67 points ang NLEX tapos ang NLEX wala nang ganang pumuntos habang sa kabila sunod-sunod ng jumpers. Bilib ako dito kay Coach Jongoy Chico, kalmado lang na hinarap ang sitwasyon. Kung si Coach Yang siguro yan, ako, sabog na. Makikita mo rin na pinangaralan ni Coach Tim si RJ sa pagmamadaling tira na ginawa niya. Ayaw kasi ni Coach Tim na nagsasayang ng bola kahit malayong lamang. 7 minutes, baba sa 20 ang lamang ng Hinebra. Under 4 at 3 minutes, wala ng Blue Boys na umarangkada. Habang si Holt nagpapasikat pa kay Coach Tim, bumabawi sa soul and soul performance niya laban sa Blackwater. Last 2 minutes, sure win na ang Hinebra at natapos pong labang to, big win sa Hinebra, blowout loss naman sa NLEX. Si Bolik parang gusto nang umalis, pagod na siya. Hindi na rin niya kayang buhatin ang team. Good start naman ng NLEX, ngayon sunod-sunod ng talo nila. Tapos Mike Henry, nakapagtala lamang ng 9 points sa loob ng 33 minutes playing time. Kita nyo, si Miranda nga 0 points ngayon laban sa Hinebra, 17 points yan laban sa Blackwater. May plano na bang palitan ng NLEX si Mike Henry? Usap-usapan kasi to pagkatapos ng laban kagabi.